Hi guys, we are back here sa service center ng MG Cebu dito sa Mandaue because I want my unit to be checked kasi in the past few days, ito yung na-experience ko guys. And the time is 4:38 in the morning and hindi gumagana yung infotainment ko. So this is just for the documentation para sa claim. Okay guys, after 12 hours, 4:34 yapon ang oras. So until now, walay infotainment. So, I will schedule this para ipa-kasa to check if what's the problem. Okay? So that's my concern for this visit. Kaya maaga ako ngayon. Buti na lang, andito si guard, very smiling. So, pumasok na ako. And eto si Sir Monico. And eto si Sir Al. Siya yung mag-assist sa akin. Kaya, pinuntahan na namin agad yung unit ko para ma-check niya personally. Habang tinitignan niya yung unit ko, sinabi ko sa kanya kung ano yung mga nangyari and what are the things that I did para ma-revive yung infotainment ko. Pero wala talaga. Since I think na matatagalan yung pag-check sa unit ko, I decided na iwan ko muna para ma-inspect nila thoroughly so that they can get the right diagnosis ng unit ko. So ito, pag iiwan yung unit guys, magsasagawa sila ng ocular inspection and will take some photos of your unit para may proper turnover for the repair. So now I am good to go, kaya iniwan ko na yung unit ko and Sir Al will just communicate para sa update within the day. After 2 hours guys, nag-text si Sir Al na okay na yung unit ko. So eto, ready for the release. So pasok tayo sa loob kasi meron pa mga paperworks para sa mga documentation ng unit natin. So eto si Sir Al, very chuy-chuy. Tanungin natin siya sa update at kung ano yung nangyari sa unit ko and what I will be expecting for my unit. Nakain lang yun siya. Pansin most likely on hardware and software. At ang game mo is i-remove tong old na software niya then ganoon yung calibration then after you work hindi ko katag sa assurance niya mo-prolong siya. So as of now the unit still on the warranty, so as of lang yung ibukat yung document then waiting lang for approval and also for the so i-process na ang claim sa warranty? Yes sir. Okay, so once maabot ang parts tawag ko ni Marlo text ko. Sige, so yan guys, that's the importance of keeping the warranty talaga kasi within the span of 5 years, we never know ano mangyari sa unit natin. So, good thing MG has 5 years warranty. So, that's it. Now, it's my 4th year. So, yun talaga, nag-fail yung infotainment ko. So, covered pa rin siya. So, ngayon is under process pa yung warranty. So, buti na lang. Diba? Pero that's not for all units, ha. Hindi naman lahat may sira. So, yung iba is talagang ano lang, software update. Kasi nga, techy na tayo ngayon. So yan, kailangan lang i-update. So nag-open na yung infotainment? Yes sir, working. Okay, kasi connected kasi yung aircon sa ano, yes, sir. Infotainment. So kailangan talaga, mainit pa naman ngayon. Pati yung signal nyo. Ah, okay. Sige. So, bayad tayo? Yes sir, cashier sir. Alright. Sir, thank you sir ha. Thank you. Dali ay. So ayun guys, after paying the small charges, thanks to MG Cebu, natapos nila yung repair in just one day. Alright. Salamat kaya. Okay sir. Al guys. Ako yung concern. Okay, nisiga na yun. Salamat ha. Okay. Ayan guys, ito yung pinaka-concern ko talaga. Itong fan niya. So, mako-control ko na. Alright. Ayan guys. Very nice talaga yung after sales service ng MG5 dito sa Cebu. So yan, thank you MG Cebu Mandaue, kay Sir Al, kay Monico, kay Sir Norman, yan sila lahat. Si Miss Lynn, shout out Miss Lynn, thank you sa pag-uusap natin kanina. Looking forward to another launching. So yan guys, I'll see you on my next vlog. God bless, stay safe, drive safe. Alright, tingog na tanan ang signal light, ang audio. Alright, thanks to MG Cebu.
Sir Al, thank you so much.